Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kayo naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga diyos-diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod, sa diyos-diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga diyos-diyosa ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga diyos-diyosan. Ang Panginoon na aming Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoreyo, ang lahing nakatira dito, kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod, siya ang ating Diyos." Muling nangusap si Josue sa bayan, "Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipinahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga diyos-diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo." Sumagot ang mga tao, "Hindi po bale, basta sa Panginoon kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabi uli ni Josue, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga diyos-diyosang iniingatan pa ninyo, manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel." Sumagot uli ang mga tao, "Ang Panginoon ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos." Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao. Doon sa Siquem, kanyang binigyan sila ng mga batas at talituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, "Tingnan ninyo ang batong ito, ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos." Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay, kahit gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituro mo ang landas na buhay ang hahantungan, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapot sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Makikita natin sa ating Ebanghelyo, agad-agad, yung dalawang magkasalungat o opposite na attitude o saloobin na ipinakita sa ating Ebanghelyo ngayon. Sa isang banda, makikita natin yung mga magulang na inilalapit ang kanilang mga anak kay Jesus upang pagpalain at basbasa ng mga ito. At masayang tinanggap ni Jesus sa mga bata. Sa kabilang banda, makikita naman natin yung mga alagad na pinipigilan ng mga bata na lumapit kay Jesus. At nagalit si Jesus sa mga alagad at sinabi sa kanila na huwag hadlangan ang mga batang lumapit sa kanya. Two opposite attitudes. Ano ba yung punto para sa atin ngayon? Sa pamamagitan ng ating saloobin, salita at gawa, either nilalayo natin ang mga tao kay Jesus o inilalapit natin ang mga tao sa Kanya. There is no halfway. Isa lamang ang pwede nating gawin sa bawat pagkakataon. Ilayo ang mga tao o ilapit ang mga tao sa Diyos. Ang tanong sa atin, alin sa dalawa ang ginagawa natin? Naalala ko isang beses pagkatapos kong magmisa, nakita kong nagsimba pala yung ilan sa mga kakilala ko na alam kong taga ibang parokya. So nilapitan ko sila at tinanong ko sa kanila, "Oh, kamusta na kayo? Naparito kayo dito sa parokya eh. Bakit nandito kayo nagsisimba at hindi sa parokya ninyo?" At kinuwento nila sa akin na may pagkakataong gustong gamitin ng pamilya nila ang mortuary facility sa kanilang parokya. Ngunit tinanggihan sila ng parish staff at sinabing hindi sila priority. At kahit na wala namang gumagamit ng facility nung time na yon, ay hindi sila pinayagan. Kaya sumama ang loob nila. Hindi dahil sa patakaran, kundi dahil sa pakiramdam nila, hindi man sila sinubukang ma-accommodate at medyo malakas ang dating ng parish staff sa pag-uusap sa kanila. Kaya naman nagdesisyon sila na hindi na magsimba sa sarili nilang parokya. At nalungkot talaga ako doon, no? Marahil ay hindi alam ng parish staff na yon na dahil sa kanyang pamamaraan at pakikitungo ay napapalayo ang mga tao kay Jesus. Sa kabilang banda naman, sa dati kong parokya, maraming mga street kids ang nanlilimos sa mga parokyano sa harap ng simbahan. At kadalasan, yung mga parokyano ay hindi sila pinapansin, minsan pinapaalis pa. Yung tingin ng iba sa kanila ay istorbo. Pero isang beses nagkataon, nakita kong lumapit yung kura paroko sa mga maruruming batang ito, kinamusta sila at biglang niyakap. Hindi niya alam na nakatingin ako. At napagtanto ko na mahal talaga niya ang mga batang ito. At nalaman ko pa na tinutulungan pala ng kura paroko ang mga batang ito na bumalik sa paaralan sa pamamagitan ng scholarship at binibigyan pa sila ng allowance para sa kanilang baon. Kaya na-inspire ako sa kanyang halimbawa at sinabi ko sa sarili ko, gusto kong maging katulad ng paring ito. Gusto kong mahalin ang mahihirap tulang na pagmamahal niya sa kanila. Kaya nailapit ako ng aking kura paroko kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, maging mulat tayo sa ating saloobin. Magandang tanungin natin sa ating sarili. Sa pamamagitan ng aking mga desisyon, salita at kilos, naaakay ko ba ang mga tao kay Jesus o nagiging hadlang sa kanila?